Isabel Martina Flores! Sigaw ni Yunis sa akin. Nagtakip ako ng unan sa mukha ko. Pansin niyo naman kung gaano kabungangera yung kaibigan ko, di ba? Hindi mo to bahay. Umuwi ka dun sa bahay mo kung hindi ka babangon dyan ngayon mismo. Sigaw nito. Napilitan naman akong tumayo at sumimangot sa kanya. Nandito ako ngayon sa bahay niya. At guess what? 9 PM na. Hindi ba may usapan kami ni Devin na pupunta ako ng 5? Well, kinain ako ng kaba at sobrang natakot na sa papasukin ko. Hindi ako nakapunta. At ngayon, nagtatago ako sa bahay ni Eunice dahil alam kong alam ni Devin na nandoon lang ako. O ano, gaganyan ka na lang. Hoy Isabel, naku, madidisappoint sa'yo si Tito niyan. Ito na, chance mo na to, di ba? Pagpapatuloy na sermon ni Eunice. Chance? Saan ang chance doon? Bored kong sagot sa kanya. Papakasalan ka na niya. My goodness, nung kunento mo sa akin kagabi yun, hindi talaga ako dapat maniniwala. Aside sa mabigat sa kalooban ko dahil love of my life ko si Devin, hindi kasi ka panipaniwala, pero you told me, sinaktan mo siya. Do you think it's time for you to make up? Eunice, hindi kasi ganun kadali yun. Hindi ganun katanga si Oliver para patawarin agad ako. Sabi ko, huminga ako ng malalim. Then explain everything to him. For sure, maiintindihan ka nun. He won't. Kahit ako, alam ko mismo na mali yung ginawa ko. Pinairal ko yung pride ko. Dapat lumapit na lang ako sa pamilya niya at hindi nagpadala sa impactang Natalie na yun. Pero wala na. Nandito na. Naku, Mabel. Masisiraan ako ng bait sa'yo. Ano? May gig ako sa bar ko ngayon. Paano ka? Nakataas kilay na tanong sa akin ni Eunice. Eh di magtatrabaho. Ano pa ba? Sige na, mag-ayos ka na. Malamang madami ng customer doon. Tumayo na ako at tinulak si Eunice papasok sa banyo niya. Nakakarindi kayang pagsisermon niya. Pasado alas 12 na pero gising na gising pa din ang bar ni Eunice. Tambayan din kasi ito ng mga popular na artista. Humikab ako. Saka pumunta sa panibagong table na lilinisin ko. Hanggang 4 AM lang naman ang bar. Malapit na ako makapagpahinga. Physically, mentally, and emotionally drained na ako. Mabel, pa-serve naman to. Tawag sa akin ni Angela, bartender namin. Lumapit ako sa counter at akmang bubuhatin ko na yung tray nang makaramdam ako ng pagkahilo. Nabagsak ko ang tray dahilan para mabagsak ang basong naglalaman ng alak. Natigilan ang mga tao sa party at nagtinginan sa akin. Pero mga ilang segundo lang ay ibinalik na nila ang tuon nila sa pagpa-party. Napakapit ako sa counter dahil ramdam ko na masama ng pakiramdam ko. Hindi din kasi ako nakatulog ng maayos buong magdamag. What happened? Mabel, okay ka lang? Nag-aalalang tanong sa akin ni Eunice nang makalapit siya. Guys, pakilinis naman to. Utos ni Eunice sa mga co-waiter ko. Hoy Mabel! Ha? Wala sa sariling tanong ko. Okay ka lang? Lumapit sa akin si Eunice. Nilalagnat ka? Maupo ka nga muna! Inalalayan ako nila Eunice na makaupo sa dulong couch. Kaya mo bang maghintay hanggang makauwi tayo? Tanong ni Eunice sa akin. Kaya ko to. Sige na, asikasuhin mo ng mga customers mo. Masama lang ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako. Sabi ko. Tiningnan ako ni Eunice na para bang chinecheck kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Kaya hinawakan ko na yung kamay niya at pilit siyang pinatayo dahil may mga VIP siyang guest. Sinandal ko yung ulo ko sa couch dahil nahihilo na talaga ako. Dapat talaga hindi ko masyadong inisip si Oliver buong gabi. Pumikit ako dahil parang gusto ng katawan kong matulog. Nagising ako nang may magsalita sa harapan ko. Hey! Sigaw nito. Nung magdilat ang mata ko'y nagulat ako nang bigla akong hilain patayo nito. At walang sabi-sabing kalad ka rin ako. Napahawak ako sa ulo ko dahil pakiramdam ko'y madudurog ito sa sobrang hilo ko. Ramdam ko din na unti-unting nauubos ang energy ko at parang anytime may babagsak ako. Bumalot ang lamig sa buong katawan ko nang mailabas ako ng bastos na to. Sino ka ba? Bakit bigla-bigla ka nangihila? Hindi ka ba tinuruan ng good manners and right conduct? Hindi ko alam pero kahit masama ang pakiramdam ko'y nagagawa ko pang sigawan ito. Nakatalikod kasi siya sa akin. Marahas niyang binitawan ang kamay ko. Humarap siya sa akin saka tinanggalang hood na nasa ulo niya. I felt my heart started to pound so hard. Hindi ko alam kung dahil ba sa excitement na makita siya or dahil sa kaba na dulot ng masama niyang titig sa akin. Oliver, tawag ko dito. How many times do I have to tell you that don't call me by that name? My name is Devin.
And you lost your chance to call me that after what happened. Sigaw niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan na ako ng malamig. Pasensya na, I told him at yumuko na. Nakakatakot yung Devin na kaharap ko. Napakalayo niya nung high school kami. It's been 9 years. And you're still the same liar and user I met. Sigaw nito sa akin. Nag-init ang sulok ng mga mata ko. I am at the verge of crying pero pinigilan kong sarili ko. Didn't I tell you to go and see me by 5 p.m.? Don't tell me you forgot. Lahat na lang ba, Mabel? Gagawin mo para lokohin ako? How long would you be disappointing me? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagbagsakan ang luha ko. You don't get it, Devin. Hindi mo ko maintindihan. Hindi talaga kita maintindihan. You said you are okay with the agreement of you marrying me. You even told me some lame drama speech na napulot mo kung saang teleserye. And yet you dare not to show up? Lame drama speech? Akala ba niya nagsisinungaling ako? Kaya hindi ako pumunta dahil alam ko naman ang mangyayari kapag nagpakasal ako sa'yo. Alam kong pakakasalan mo lang ako para makaganti ka. You know you deserve it. Yes, I do know that. Pero bakit hindi ka kasi muna makinig sa explanation ko? Bakit hindi na lang kasi tayo magsimula ng panibago? I can't do that. Then at least listen to my explanation. I don't need your explanation. Alam ko, Mabel, na kaya mo ko iniwan is dahil kailangan mo ng pera pang paggamot sa dad mo. And that destroyed me even more before. You sacrificed me for money. You didn't trust me enough. I wonder kung minahal mo ba talaga ako that time. Or ginusto mo lang ako dahil sa mayaman kami. Galit na ang itsura ni Devin. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi niya ba naramdaman kung gaano ko siya kamahal noong kami pa? Masyado na bang natabunan yun ang sakit na binigay ko sa kanya? Hindi. What? Sabihin mo mali ako. I'm so tired of this, Mabel. I am not the same stupid Oliver you met 9 years ago. And remember what I told you the night you broke up with me? Natatandaan ko. Sabi mo, I don't deserve you. Napagbabayaran ko lahat ng pagmamahal na binigay mo. Pinunasan ko ang luhang patuloy na naglalanda sa pisngi ko. Well then, start paying. Devin, you are marrying me, Isabel Martina, and leaving hell unless you pay for what you did. Sasagot na sana ako nang maramdaman kong dumilim ang paningin ko at unti-unti na ako nawala ng balanse. At least one thing is for sure. Galit man si Devin, he did catch me. Don't you think na it's your responsibility to make sure that she's okay? Hindi naman sa ganun, Devin. Masyadong maraming tao sa bar, isa pa ayaw pa naman umuwi ni Mabel. Hindi ko naman akalain na aabot sa puntong hihimatayin siya. Hindi ko paganap na maidilat ang mata ko. Para bang ang bigat-bigat nun. Pero narinig ko ang boses ni Eunice at ni Oliver. Para bang nagtatalo sila. That's my point. Nothing bad should happen to her until we get married. I will be the one who'll make her suffer, not anyone else. You understand? Devin, sobra naman yun, Devin. Tao pa rin si Mabel. Alam mo namang hindi kanya gustong iwan talaga nun. Isa pa bata pa kayo nun. Si Eunice. I don't care. She's never going to that bar again. Your name is Eunice, right? You better pray na pumayag yung kaibigan mo sa mga gusto ko. Kung hindi, madadamay ka din. Si Devin. Sa wakas na dilat kong mata ko, sobrang natatakot ako sa tono ng boses ni Devin. Ibang-iba na siya. Sumalubong sa akin ang puting kwarto na ubod ng linis. What to expect? May pagka-OC naman talaga si Devin ever since. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan kaya bumiglang pikit ako. Ramdam kong bawat hakbang napapalapit sa akin. Napakatahimik ng kwarto kaya natatakot ako na marinig niya ang malakas na kabog ng dibdib ko. Without opening my eyes, alam na alam kong si Oliver ang pumasok sa kwarto kung nasaan ako. Naramdaman kong umupo siya sa kama, kaya halos mapigil kong paghinga. Hey, gumising ka. I know you're awake. I caught you. Bored niyang sabi. Nahuli niya ako. Dahan-dahan akong dumilat. I tried to smile kahit pa nakakunot ang noo niya. Trinay kong bumangon. Itinukod ko ang siko ko. I was about to sit down pero dahil nga sobra nangihina ako'y nawalan ulit ako ng balanse. Nagulat ako nang mabilis akong saluhin ni Oliver. At naduktok yung ilong ko sa fully built niyang katawan. My God, no wonder ang dami ng patay na patay sa kanya. Mabel, stand up. Ang bigat mo kaya. Utos niya sa akin.
Kaya kahit nag-e-enjoy pa ako, Este, nangihina pala. Tinulungan niya akong umupo. Sumandal ako sa headboard ng kama. Kwarto mo to? Tanong ko sa kanya. Why? Tumingin siya sa akin. Ang gwapo niya na talaga. Why are you asking? Wala. Curious lang. Ang linis kasi sobra. Sagot ko. Well, this is not my room, okay? I answered your question already. By the way, I have your friend Eunice waiting for you. Sagot nito sa akin. Talaga? Pagkukunwari ko kahit naman narinig ko ng boses ni Eunice. Pwede ba siyang makausap? Sure. I'm sure your friend have a lot to say to you. Isa pa, she needs your help, Mabel. Pagkasabi nun ni Oliver ay nakaramdam ako ng kaba. Tumayo siya ng kama at walang sabi-sabing lumabas ng kwarto. What does he mean? Maya-maya ay bumukas ulit ang pinto but this time si Eunice na ang pumasok. Wala ka bang tulog? Ba't ganyan ang mata mo? Tanong ko dito. Eunice sat down quietly beside me. You're creeping me out, Eunice. Bakit ang tahimik mo? Nag-aalala kong tanong. Nagulat ako nang itapat niya ang kamay niya sa noo ko. May sinat ka pa. Yun ang una niyang sinabi sa akin. Mabel. Nagulat ako nang hawakan niya ang dalawang kamay ko. Teka, bakit ka ba umiiyak? Mas lalo akong nag-alala ng magbagsakan ang luha ni Eunice. Hindi iyaking tao si Eunice. Napakatapang niya, kaya for sure seryoso ito. Pinunasan niya mga luha niya at tumingin ng diretso sa mata ko. I need your help, Mabel. Tulungan mo ako. Mawawala ang barko at makukulong pa ako. What? Hindi masyadong ma-absorb ng utak ko yung sinasabi niya. Bakit naman mawawala ang bar sa'yo at makukulong ka? At bakit sa akin ka humihingi ng tulong? Kagabi kasi may nangyaring random inspection sa bar pagkaalis nyo. May nahuli silang nagtitake ng drugs sa bar. Akala nila nagsusupply ako, which is not true. Mabel, makukulong ako at kung hindi man habang buhay na masasarado ang bar ko. Eunice, huwag ka nang umiyak. Sabi ko, niyakap ko siya at pinakalma. Nung makita kong tumigil na siya sa paghikbi ay bumitaw na ako sa pagkakayakap. Mabel, tulungan mo ako. Only Devin could help me. He called me last night to inform na nawalan ka ng malay. Nalaman niya din yung nangyari sa bar and he offered to fix everything in one condition. Yun ay kung magpapakasal ka sa kanya. Si Eunice, I know it. Hindi ko talaga mauutakan si Devin. Niyakap ko si Eunice. Mabel, actually habang nagpapahinga ka nag-aalangan ako dahil napaka-selfish ko kung ganun. Pero kung ayaw mo talaga siyang pakasalan, ayos lang. Maiintindihan ko. Dagdag pa ni Eunice. Bumitaw siya at tiningnan ako. Ano ka ba, Eunice? Huwag kang mag-alala. Magpapakasal naman talaga ako. I just need some time to think. Isa pa, hindi lang naman bar mo ang nakataya dito. Pati bahay ko. Kaya wag mo nang isipin yun. Sabi ko. Mabel, salamat. Ang cringy. Hindi ako sanay na ganyan ka. Sabi ko. Ako din. Pero on a serious note, Mabel, hindi magiging madali ang lahat with Devin. I know. Deserve ko naman talaga to. I don't know why pero tinamaan na naman ako ng pagkaduwag ko yesterday. What am I thinking? Sabi ko. Ayos ka lang ba sa ganung setup? Alam mong hindi magiging madali ang lahat lalo na pagka Mrs. Donovan ka na. I know, pero hindi ko pa alam kung ano talagang plano ni Devin. But whatever it is, I should bear it until the end. Panahon naman na para bumawi ako sa kanya. Sa tingin ko naman kapag naramdaman niyang sincere ako, maayos ang lahat at malay natin baka mag-work out ang marriage na to. After all, first girlfriend and boyfriend namin ang isa't isa. Tama. Fighting lang, Mabel. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit nakakaingit dahil soon Mrs. Isabel Martina Donovan ka na. Wife of the very well-known Devin Oliver Donovan. Pinagsaliko pa ni Eunice ang dalawang kamay niya na akala mo'y amazed na amazed sa pangyayari. Baliw ka talaga, sabi ko. We heard 3 knocks and then pumasok si Devin. I need to cut whatever conversation you have. Pero limitado ang oras ko. At para maayos ang problema sa bar ni Eunice, I need your decision, Mabel. I looked at Eunice. She gave me a sweet smile. I smiled back and then binaling ko na ang tingin ko kay Oliver.
I already made the decision, Devin. Sinabi ko namang papakasalan kita, diba? I just needed the time to absorb everything. Alam ko naman how powerful you are. So let's get married. Good then. Eunice, let's go. I will help you settle whatever chaos you have. And you, magpahinga ka. I'll be back and we have to go somewhere. Sabi nito, tumango na lang ako. Hindi na ako nag-abalang magtanong. Baka magpe-prepare kami for wedding. Eunice gave a peck on my cheek and bid goodbye before going out the door. Don't ever think of escaping. I told you, you can't get away from me. Sabi ni Devin. I know, Devin. Okay, masusunod lahat ng gusto mo. Walang gana kong sagot sa kanya. May sasabihin pa sana siya kaso tumalikod na lang siya. Dahan-dahan na lang akong humiga sa kama. Hindi ko alam na nakatulog pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa akin. Sumalubong sa akin ng isang babaeng sa tingin ko'y nasa edad 30 plus na. Hoy, gising na! Sabi nito sa akin. Thank goodness, I am feeling a lot better than earlier. Nagawa kong makaupo. Sino po kayo? Tanong ko. I'm Grace. Ngayon kilala mo na ako. Pwede bang tumayo ka na dyan dahil kailangan mo pang mag-ayos? Rude nitong utos sa akin. Gusto ko man siyang patulan ay pinigilan kong sarili ko. Kahit papaano naman marunong akong gumalang sa mas matanda sa akin. Here! Paghagis nito sa akin ng paper bag. Mag-ayos ka na dahil isiningit lang ito sa schedule ni Devin. Pwede pa kabilisan? Tumayo na lang ako't kahit hindi ko alam kung nasaan ang banyo dito ay hahanapin ko talaga. Huwag lang akong magstay ng another 5 minutes kasama ang babaeng to dahil baka masagot ko siya. I don't know what stupidity hit Devin to do this. Narinig kong bulong niya. Inignore ko na lang siya at buti na lang yung pintong nabuksan ko ay banyo. Pumasok na agad ako doon at inayos ang sarili ko. Laman ng paper bag ay isang white dress at white stiletto. Hindi ko alam kung bakit ganitong pinasuot sa akin, pero maganda at sukat naman sa akin, kaya okay na. Paglabas ko ay nakataas ang kilay na sumalubong sa akin ni Miss Grace. Poor taste! Hindi ko alam, napabaliw na talaga si Devin. Patuloy pa nitong pagsasalita. Teka, ano po bang sinasabi nyo? Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit naiinis kayo. Hindi ko na napigilang magsalita. Ang dami mong tanong. Sumunod ka na lang sa akin. Para sa amin ginto ang oras, unlike you na mahirap. You have all the time to leisure. Sasagot na sana ako, kaso tumalikod siya kaya wala akong nagawa kundi sundan siya. Bumaba kami sa ground floor. Dalawang floor lang pala ang bahay ni Oliver. At napakaganda nito. Paglabas namin ay nakita kong may nakapark na Jaguar na kotse. Nagbabayong salamin nun at bumungad si Oliver. Nakapolo ito. Get in. Utos nito. Nagtataka ko kung sino sa amin. Ako ba or si Miss Grace? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig si Devin? Pagtataray naman ni Miss Minchin. Este, Grace pala. Wala akong nagawa kundi ang umikot at sumakay sa shotgun seat. Pagpasok pa lang ng kotse, grabe. Amoy Oliver na. Thank you, manager. I owe you one. Malambing na sabi ni Oliver kay Miss Grace. So manager niya pala. Teka, bakit ang bait niya dito? Naku, Devin, pwede ka pang mag-back out. Tigil mo na to. That woman will do you no good. Nakaramdam ako ng panliliit dahil sa sinabi ni Miss Grace sa akin. Yes, mahirap at sinaktan ko si Oliver. Pero sobra naman yatang pantatapak na sa pagkatao kong sinasabi niya. Manager. Yun lang ang sinabi ni Devin bago niya sinaradong bintana ng kotse at nag-drive na. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Nawalan ako ng gana magsalita. Iba na si Oliver. Iba na mga taong kasama niya. Iba na rin ang mundo niya. Would I ever fit here? We're here. Mauna ka nang bumaba. Pumasok ka straight sa building na yan. And then go to the 16th floor. Utos niya sa akin. Ako lang? Pero bakit? Are you crazy? Baka may makakita sa atin. Go! Asar nitong sabi sa akin. Nakita kong nagsuot na siya ng shades at cap. Bumaba na ako ng sasakyan na gaya ng utos niya. Pumasok ako sa mataas na building na ito and rode the elevator alone. Pagdating ko sa 16th floor ay isang office lang ang nandito. Isabel? Nagulat ako nang may lumabas na lalaki sa kung saan. Nasa mid-40s na siguro siya. Ako nga po, sagot ko. Follow me, iha. I am Judge Del Mundo. Pagpapakilala niya. He offered a shake hand which I accepted. Sumunod ako sa kanya. Pinaupo niya ako sa tapat ng isang table.
and may mga nilapag siyang papeles. I need your signature and all the papers na may mark. Pinapapirmahan ni Devin yan lahat. Okay, walang gana kong sagot. Nasaan na ba si Devin? Akala ko pa naman magpe-prepare kami para sa kasal namin. Tiningnan ko yung mga papel, pero dahil medyo masakit pa ang ulo ko, pakiramdam ko hindi ko maintindihan ang mga nakasulat doon. Kaya pinirmahan ko na lang lahat. Marami-rami din akong pinirmahan at mga ilang sandali lang ay pumasok na si Devin. He's with someone na lalaki din. Tinanggal niya ang sobrero at salamin niya. May pinapirmahan din doon ng lalaking kasama ni Devin. Na-confused ako sobra. Sir, napirmahan na po lahat. Sabi nun lalaki. Okay, you can go now. Thanks. Pagkasabi nun ni Devin ay lumabas na agad yung lalaki. Okay na ba lahat? Tanong ni Devin. Lumapit siya sa mga papel na kanina ay pinirmahan ko. Napirmahan ko na naman lahat dito, di ba? Yes, Devin. Ako nang bahala sa lahat. Great. Devin responded and handed him back the papers. Isabel, pwedeng tumayo ka, iha? Tanong sa akin ni Judge. Tumayo naman agad ako. By the power vested upon me, I, Judge Del Mundo, pronounce you Isabel Martina Flores and Devin Oliver Donovan as husband and wife, effective as of April 5. What? Hindi ko napigilang tanong. Are you being stupid? Kasal na tayo. Bored na sagot ni Devin. Mauuna na ako sa inyo, Devin. Aasikasuhin ko pa ang lahat. Pagpapaalam ni Judge.